Hello, mga ka-agri, magta-time tayo ngayon ng kalabasa. Di bali, gagamit ako ng organic tapos synthetic fertilizer. Itong synthetic NPK complete fertilizer is 14-14-14. 42 kilograms of NPK sa 100 kilo sa dalawang bag or 100 kilos. Kasi may pillar pa to. Kung 42 siya, ibig sabihin, may 58 ang pillar. Parang buhangin. Kasi hindi ito mabubuo kung walang pillar. Tapos, ito naman, organic fertilizer. Di bali, papaupoy natin dito. Ang purpose nito, tirahan ito ng microorganism. Yung microorganism, tutulong yun sa health benefit ng pananim para hindi siya sakitin. Ang purpose pa nito, temperature regulator, kahit sobrang init hindi to mag-evaporate ang tubig dito. Tapos water holding capacity, parang sponge, kahit bilarin mo yung sponge may tubig pa rin yan maghapon. Kaya si sponge pa maraming tubig ang ulo niyan. Kaya yun, try nating ganito lang purpose niyan. May papuna sa ilalim. Pag ito kasi walang organic, dinirekta mo to diyan, wala yung organic, dinirekta mo, isang araw pa lang tuyo na yan kasi sobrang init, mainit tong fertilizer, isang araw tuyo na yan, pwede nang prituhin pakatapos. Kaya mas maganda may ganito, may organic. Tapos sana yung gamit natin, tapos haluan natin ng ng garden soil, rice hull, tapos animal manure. Yung bulok na talagang animal manure, tapos rice hull, pinaghalo ko. Tapos, yung garden soil, ihalo ko pa rin to. Kailangan niya yan. Kasi may silica content ang animal manure. Parang hindi siya mababasa lagi. Kaya mas maganda yung may halo ng lupa para sa porosity. Yan, halo natin. Tapos, yung NPK, yung N, para sa vegetative stage, para sa pagtaba, pagganda ng dahon. Tapos yung phosphorus sa pagbubuntis, pagbubunga. Kailangan yun, kasi wala niya ng organic . Kailangan pa kasi i-convert ng organism, ang organic, para magkaroon siya ng inorganic, ng mga phosphorus, potassium. Kaya yun ng nature gawin. Yung kasi minimina na yan, parang na lang, instant sa atin, instant copy na lang. Mga minimina yan, galing ang nitrogen, natural yan sa sa hangin. Nag-undergo yan ng condensation para mabuo, tapos yan, binibenta na. Ang phosphorus naman sa ipot ng mga ibon sa South America, mostly minimina. Tapos potassium naman, lalim ng lupa din yun, kasama yun sa pagmimina ng gasolina. Yun, okay na yan. Di bali ganyan, hindi yan matutuyo agad-agad kasi may organic sa ilalim . Tapos pag lumaki na yung ugat niya, masisip-sip niya yung NPK, yung complete fertilizer. Doon na siya gaganda at mamumunga siya. Yun. Tapos lalagay natin itong mga lupang matitigas para protection. So, yun lang. Ganito lang. Sa mga susunod pang video, subscribe kayo. Walang magawa . Tutorial ko, no? Sige, salamat.